morning mga Bebel Loves ko! Kauwi lang ni Daddy Scott. Mago siya natapos. Alas 9 na. Ano, 9:30 na. Which, ako. Nakapag-skincare na tayo. The same thing may nagtatanong, Gerizon Horse Cream yung skincare ko na moisturizer. Ang ganda niya mga bebe ko. Maganda yung sa mukha. Okay mga bebe ko, i-haul natin to pero pupunta ako sa baba para kunin ko lahat yung mga pinamili ni Daddy Scott para magamit natin yung ating para exercise ko din kasi malakas makapayat dun sa legs. Yung sa pag-akyat, grabe, kasi naka-fourth floor kami, which is okay lang naman para sa akin. So i-haul ko muna to para matapos na. Bumili si Daddy ng ano, pangalan kasi nito. Yung para sa bathtub, para hindi kami madulas. Yan, ilalagay namin. Kumuha na siya ng dalawa. Tag-isa namin ni Daddy kasi tag-isa namin bathtub ni Daddy dito sa bahay. Tapos meron toilet sa pinakalikod dito sa kwarto. Which is sabi nila, ito yung pinaka-made room. Pero hindi naman kami mag-made room, guys. Mag-made kasi ako lahat. Kaya ko naman. At saka, tawag doon. Basta inakakakayanin mo lahat para sa pamilya mo, di ba? Hindi mo kailangan magkatukatulong or ano. Depende na lang kung sobrang hindi mo na kaya. Pero aja, kaya natin to. Gagigising natin. ano ko lang kasi to para matapos na. Hi! Bumili si Daddy Scott ng isa ko slippers, mga bebe ko, para sa loob ng bahay. Kasi itong blue sa kanya. So perfect kasi size ko na. At maganda rin yung kulay niya kasi red. Wow! Galing naman pumili ni Daddy Scott kahit papano. Kasi yung mga damit na binili niya para sa akin, guys. Sobrang laki. Tapos, hindi ko tawag nakakaloka eh. And, cup for baba yata. Ito para sa akin. Para sa juice or drinks. And then, Glad double lock na bag. Meron kami para sa sink. Ayan, this good. Kailangan namin to mga bebe ko. Dalawang sink. Para pag nagugas ako ng mga gulay, hindi siya magbablock. And, bumili si Daddy ng pangluto ko, plastic. Sana okay itong nabili niyang, ano, sandok. Yes, baba! Yan yung mga pinabili ni Daddy Scott, mga bebe ko. Hindi ko na siya kayang i-haul. Sobrang pagod ako, guys. Mga bebe ko, dalawang beses ako pumunta sa baba. So, normal lang naman yung mga basic. Hindi pala. Yung mga dati namin mga pinamimili, ganyan. So, mga gulay, fruits, napi ni Bob, at saka wipes, milk, and soup. Yeah, mga the same thing lang din, mga bebe ko. Walang bago dyan. Kung may bago, ipapakita ko. Pero wala. So, anyway, ilalagay ko sila sa fridge. Nag-washing ako ng damit namin. And, grabe. Ang ipawis ko, mga bebe ko. Grabe yung pagod ko. Pero kailangan ko rin to sa, ano, sa exercise natin, switch good. Ito na yung aking pinaka-exercise talaga everyday dito sa bahay. Yan, ang luwang pa ng bahay, ang luwang ng nililinis ko, ang luwang ng nimamap ko. So, I'm so happy kasi exercise ko to. So, kailangan natin i-push. Kahit na hindi naman ako todo nagda-diet, pero nag-no-rise lang talaga ako, mga bebe ko. Alam niyo naman yung sinasabi ko sa mga recent vlog ko. Ganyan, so hindi ko na siya ulit-ulitin. Pero salamat sa lahat ng mga concern, ganyan, mga bebe ko, salamat. Na-appreciate ko yung mga comments niyo. Anyway, ayusin ko lang to. And then, hasikasin ko yung anak ko para si Daddy naman makakapag-nap kasi aga niya nagising alas 5. Alas 5 ko siya madalang trabaho. I'm so tired. Pero kaya natin to. Aja. Do my best for my husband and for my baby. Buhay nanay sa Macau. Hindi madali pag wala kang pag wala dito yung mga parang sila maminda, laking tulong sa akin si nanay, pero kaya ko to. Kaya natin to. Mommy loves ko. My God, my good news tayo. Thank you Lord. My good news. Mga bebe ko, saya ko lang. So, kaka-check lang ni Daddy Scott sa online. Wala kaming na-receive na message na negative. So, that means na-approve yung visa namin. So, na-approve yung visa namin for extension only. And then, pag makuha ni Daddy Scott yung blue card niya, i-apply niya na kami ng
ano dito, permanent visa ganyan. So for the meantime, na-approve yung visa namin for extension. Kasi last day na namin sa Macau, mga baby ko, pag hindi siya na-approve today, that means ngayong araw din na to, haalis kami sa Macau, mag-exit kami talaga. Pero buti na lang na-approve for the very last minute. Kasi bakit late kami nag-apply ng extension? Kasi 2 weeks quarantine yung Macau. 2 weeks sarado yung immigration. So buti nakahabol kami. Nag-open sila nung Monday, ng 18 nag-open sila. Kahapon. Hindi, nag-open sila nung 17, Monday yun. Kahapon, nagpunta kami. Monday, nag-apply si Daddy's kasal na kailangan namin ng mag-ina mo. So, kahapon, pumunta kami doon, face-to-face, nakita nila kami. So, nag-apply kami, may pinirmahan ako, ganyan. So, ayun mga baby ko, sabi niya, come back tomorrow. And then, you can check online as well between from 9 to 5. Check mo online kung na-approve siya o hindi. Pag may ma-receive kayong text, that means negative, hindi siya na-approve. Pero wala kami na-receive. And then, chinek ni Daddy, mga baby ko, saya-saya. Hindi na namin kailangan mag-exit sa Macau, which is sa safety rin namin. Kasi ang hirap talaga mag-travel ng plane. Lalo na hindi natin alam kung sino yung mga katabi natin. Siyempre, di ba? Sa virus. So anyway, yung anak ko, wearing red. Ito sana yung gagamitin ko nung Valentine's dahil nga hindi kami nakapag celebrate. So gawin ko lang sila gagamitin. Yes, and then kasya ko na yung pumps ko mga bebe ko. Ito o, nag-isa. Okay, change na, okay? Kasi ka tapos siya mag-lunch. So, katapos siya mag-lunch, so kailangan palitan ko yung anak ko kasi alis na kami. Saglit lang naman kami. Yes! I love you! Parang nainitan ako sa damit ko. I love you! Magbihis ako, mabibig ko, nainitan ako. Makapal kasi ito eh. Mga baby loves ko, nainitan ako sa red, grabe. So, nag-base na lang ako. Ito yung ating OOTD. Yan, very long. Thank you, amiga, sa anong pa-dress mo from Zara. Thank you. So, anong size ito? Medium. Yeah. Okay, mga baby ko, punta na kami. Hinintay ko lang mapainit yung milk ni Bobby, then pupunta na kami. May napi na dyan, may wipes, may sanitizer, may sunglasses, may face mask. So, hintayin ko na lang may toy ang anak ko. So, hintayin ko na lang may towels. So, hintayin ko na lang yung milk. Then, we're gonna go now. Daddy is ready. Okay, punta na kami sa immigration para pick-upin ang visa. Ano lang guys, 10 minutes away lang. Lahat naman malapit sa, ano, sa dito sa amin kasi ang Macau is a very... Dito na kami ngayon, guys. Sa immigration, nasa labas kami. Dito lang kami ni Bob sa car. Na si Daddy Scott yung pumunta sa loob. Kasi pinirmahan ko yung authorization letter. So, yun. Hinintay na lang namin si Daddy. Sana walang problema. Pero, nakita naman na namin sa online na approved na yung visa. Hindi lang namin alam kung ilang days yung binigay mga bebe ko. So, let's see. Kasi ang in-apply namin is for 90 days. Pero, tingnan natin, ano yung anak ko dito? Hi, guys! Bawal mag-vlog, mga baby ko, kasi ang dami mga polis yun sa labas. So, tag ko kayo. Nagpapadede ako kanina eh.
Jeez, anak. I love you. What happened to your cheeks? What happened to your cheeks, nag-red? Mga bebe loves ko, bahay na kami, tulog yung anak ko, nasa bed. And then, yun na nga, sobrang happy ako sa good news namin. Kasi, sobrang salamat. Teka, kayo salamat. Sobrang salamat, Lord. Hindi mo kami pinabayaan kasi na-extend kami ng 1 month. And then, after 1 month, i-update ko kayo mga bebe ko kung paano yung pag-apply ng aming permanent visa dito sa Macau. Anyway, galing ako ng Filipino shop kanina pero sobrang bilis ko lang doon. Sobrang dali. Punta sa loob, pick, and then umalis na ako kaagad. Buti walang katao-tao. So, napagastos ako ng $30 Australian dollar, which is marami-rami naman siya. So, okay lang. So, nakahanap ako ng Great Taste Coffee Mix, and then nami-miss ko na to, mga bebe ko. Alam niyo na, Juliet cannot live without coffee. Of this coffee, mga bebe loves ko yan. And alam ko na, masama ang noodles all the time, pero ngayon lang naman to ulit. So, bumili ako ng extra hot chili flavor na pansit canton. And then, napapamili ako ng buttercream instead of pandesal na lang palagi. So, itatry ko tong buttercream. Nakita ko to kay Darling Ann yata. Yan, natry ko to kay Darling Ann sa Adelaide. So, nagustuhan ko siya. So, try ko din. So, buti nakita ko to kanina. And then, Mang Tomas. Kasi, plano kong kumain ng meat. Just veggie and meat. So, ito, masarap ito pang saw-saw sa mga meat. Lalo na pag yung pork chop, ganyan, masarap na masarap siya. And then, dahil wala tayong bulak at hindi pa ako pwede lumabas para magpa-nail salon, mga bebe ko, sa paa. So, ang ginawa ko, bumili ako ng cotton, bumili ako ng Kiotex na Corona nail polish. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, kasi ang dami kong nail polish, mga bebe ko, pero naiwan lahat sila sa bahay sa Sydney kasi nasa akala kasi namin dadalhin namin sila kaya nilagay ko sila sa box pero we end up not taking the boxes with us. So nandun nakalagay sa box ko. Nakakaloka. Ang dami ko rin pinadala sa Pilipinas pero yung nail polish ko nandun sila sa box ko. Ang dami guys ng nail polish ko nandun lang. And then bumili din ako ng acetone. Walang ano kanina si Ma, si ate, wala siyang yung panglinis ng kuko. So nakakaloka. Sana makahanap ako ng ibang ng ano, another Filipino shop kaya hindi ko alam kung saan kasi gusto kong bumili ng cuticle at saka yung pangkuskus sa kuko para ako yung maglinis sa paa ko muna habang hindi pa tayo pwede magpalinis sa labas dahil nasa coronavirus. And nakapamili ako ng Mamacitas na kare-kare peanut sauce. So magluluto ako nito. Bili lang ako ng sitaw, at saka talong, at kalabasa. And then, tulutuin ko siya with beef. Kasi ayon is cut ng pork. So, lulutuin ko to with beef. So, pag makabili kami ng beef, at saka buto-buto, lulutuin ko to mga bibig ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano. And then, dadagdagan ko din to ng peanut butter. Kasi napanood ko si Heart Evangelista, yung mother-in-law niya. Nagluto ng kare-kare, nilagyan niya ng peanut butter. So, and then, hindi ko, kasi hindi nakabili si Daddy's Cut ng pandesal ko. Wala daw sa Royal Supermarket kanina. So, wala silang stock. So, now, ito, nakapamili ako ng pandesal. Mga bebe ko, Pandesal Express Southeast Asian Bread. Ang bango-bango niya mga bebe ko. Sobrang sarap. Marami sana akong bibilihin pero baka kasi makabili si Daddy's Cut sa Royal. Okay, luluto ako ng gulay ng mag-ama ko. Ayan, binubold ko lang siya with a little bit of butter and then parang stir-fry siya. So pag malambot na siya, i-blend ko yung ano, yung pumpkin, cauliflower, broccoli for baba. Maglagay din ako ng peas pala para kompleto. Tapos i-blend ko. Ayan. Asparagus pala to. Ito. Para kompleto. Ang vegetables para sa anak ko, importante ka talaga.
No, try the floor. It's Zoom, babe. Clap hands, darling. Okay guys, mix ko siya ng konting milk, which is itatry ko yung milk and then nilagyan ko rin siya ng konting butter. So, i-blend na natin siya. Ayan. Mga bebe ko, tinikman ko siya masarap. Honestly talaga. I-try niyo yung milk instead of water para kahit pa paano may milk pa din nakakain si Bob kahit na nagbe-veggies siya. So, okay na yun. So, pakainin ko na yung anak ko. Okay na din yung vegetable ni Daddy. Malambot na lahat yan. Then siya daw magluluto sa kanyang steak kasi baka masunog ko daw. Din-din time! It's dinner time! And more distraction again, Daddy! Din-din time! Babe, I tried. It's so nice. Yeah. Pakainin ko rin anak ko. Try natin kung gusto niya yung ginawa ko. Pagkain natin siya dyan. Peace! Everything it's blend properly. Everything it's... Okay. It's perfectly blend na, mga bebe ko. So, with peace and then with... Daddy, look! Wow! Nice! This is so healthy for you, anak. Ayun, nagustuhan naman niya, oh. Wow! She like it! Peas, broccoli, cauliflower, pumpkin, and... carrot. Ito naman si Daddy, guys. Habang pinapakain anak namin para ma-distract. You've already got the Zoom view, I think, haven't you? It's not Zoom. Alright. Well, look what I've got here. Gustihan ni Daddy yung ginawa kong sauce. So this sauce bag, it's more, it's a lot better. The sauce nice? Naka-shower na ka! Good night! Good night!